especially in cooperation with Senator Robin Padilla, na isulong po ang full renovation, upgrading, expansion po ng Bagasbas Airport. Tuloy na ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng DAET Airport na matatagpuan sa Barangay Bagasbas, DAET, Camarines Norte. Ayon kay Governor Ricarte Dong Padilla, taong 2024 nakatakdang pasimulan ang pagsasaayos ng paliparan ng DAET. Initially, meron na pong 100 million ngayon. Yung pondo na nakalagak sa DOTR, as you know, nagsukat na po ang DOTR engineers, yung pong kanilang survey team, nanggaling na po dito last week. And at the same time, nung manggaling po ako sa DOTR, pinakita po nila sa akin yung plano. Nagpapasalamat ang gobernador sa tulong ng ilang mga senador sa panguna ng kanyang kapatid na si Senator Robin Padilla. Nagtutulong-tulong po ngayon Senator Bongo, Senator Win Gatchalian, Senator Robin Padilla, and of course, si Senator Angara. Dagdag pa ng gobernador sa kanyang pakikipag-usap sa DOTR, prioridad umano na madugtungan ang runway at maisaayos ang mismong airport terminal. Ang pinag-usapan po namin ng DOTR, this is going to be a three-year program. So ibig po sabihin, yung first phase ay maayos lang po yung perimeter, maayos po yung runway. Nag-request na rin po ako na magkaroon po ng maayos at magandang disenyo yun pong ating terminal. Ang DAET Airport, o kilala din bilang Bagasbas Airport, ay isang domestic airport sa lalawigan ng Camarines Norte sa pangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero alam nyo ba na ang DAET Airport ay isa sa dalawang unang airport sa buong bansa na itinayo sa labas ng Calacang, Maynila? Ito ay itinayo noon pang 1930. Ayon sa dating alkalde ng bayan ng DAET na si Tito Sarion, taong 2008 nang huling magkaroon ng Manila to DAET domestic flight sa naturang paliparan sa pagkipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng DAET sa Sea Air. Subalit, natigil din ito taong 2010. Sa kasalukuyan, walang domestic flight sa DAET Airport. Tanging mga small aircraft, private planes at chopper lamang ang lumalapag sa lugar. Nagsisilbi lang din itong lapagan ng mga eroplanong pag-aari ng mga flying school sa bansa. Pero ayon sa gobernador, meron ng dalawang airline company ang nagpahayag ng kanilang commitment na mag-offer ng domestic flight sakaling maisaayos na ang paliparan ng DAET. Maliban sa AirSWIFT, which is owned by Ayala, yun pong Cebu Pacific ay nag-signify na rin po ng kanila pong commitment na maglagay ng flight dito po sa Camarines Norte. Suportado naman ni Vice Governor Joseph Ascutia ang naturang proyekto. So, gagawin ito by 2024, and ito yung tinatrabaho ng ating gobernador in such a way ng ating airport ay maging operational. So I believe by the year 2025 ay magagawa nating operational ang ating airport. Maraming oportunidad ang maaaring magbukas sakaling maging operational na ang paliparan. We see na malaking bagay yung may kukontribute ng airport for our especially trade and tourism. Maraming opportunities sa ating probinsya na pwede nating i-alok sa mga investors. Pero the one of the biggest problems kasi is syempre accessibility. From Manila, it's an 8-hour drive. And sa tourism, ganun din naman yung nangyayari. May mga turista tayo na ang nais nila ay madali silang makarating sa ating probinsya sa pamamagitan ng pagsasakay sa eroplano. At nang sa gayon, may iiwasan yung winding road natin sa Santa Elena, sa may Quezon area. At yun ang nirereklamo ng ating mga turista, ang haba ng biyahe. Naniniwala naman ang gobernador na malaki ang magiging epekto nito sa kabuuang ekonomiya ng probinsya na Camarines Norte. Ito po ay napakalaking blessing po sa Camarines Norte sapagkat kahit po ang ating business sector, yun pong ating mga negosyante, ay tunay po talagang nakikiusap na sana nga po ay maiayos ng airport natin dahil malaki po talaga ang magiging benepisyo nito, not only in the tourism industry, but with our trade and commerce. Ito po ay malaking, kumbaga,
it will change the business climate or business environment of our province. It was a pleasure having you on board, and we hope to see you again soon. Ako si Randy Abante at ito ang kwento.